Hi guys! Welcome to Crafted Locally. And ngayon, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat gawin and dapat i-ready kapag pupunta na yung rider sa bahay nyo. And makikita rin sa video na to yung actual na pagpunta ng rider sa bahay nyo. So first is ang J&t. Ayan, dapat nasa loob na ng purse, ng pouch yung items. And dapat may waybill na rin. Yung waybill is kayo yung magpro-provide, kayo yung magpiprint. And dapat maayos din yung pagkaka-package niya. Maayos din dapat yung paglagay ng waybill. Kasi pag mali yung pagkakalagay ng waybill, hindi siya mai-scan ng maayos. Kapag naman mali yung pag-pack niya ng item, ibabalik siya sa inyo ng rider due to poor packaging. So ito na yung pag-pickup ni rider. Ayan. Bibigay nyo lang sa kanya. Pero yung ibang rider kasi, may pinapasulatan pa. Siya, i-scan nyo na lang dun sa hub nila. So, ayan si Sir J&T. Next, isang Shopee Xpress. Ito, medyo strict yung pagpapa, yung mga protocols nila. Dapat yung, ayan, dapat maayos yung pagkakapak. Dapat hindi na lulusutan ng daliri yung butas doon. Then yung, ayan, yung waybill dapat mga 5 or 6 inches kasi yung laki ng palad. Ayan, dapat dun lang sa pinakadulo yung pagkakabitan nyo nung, or yung pagsasara nung plastic. Kahit gano'n pa kaliit or kalaki yung item nyo. Medyo mahirap siyang i-explain kasi, ayan nga. Then, ayan, J&T. Hindi masyadong strict yung J&T. So, ito na yung actual na pag-pick up ni rider. Dapat din pala may surname, ay signature yung waybill nyo kapag paper waybill yung gagamitin. So, ito. Kinakalat lang para mabilis ma-scan yung mga items. So, may binigay si kuya na, ayan, papel. Ito yung pick-up handover form. Dito, ilalagay ni kuya yung mga names. Tapos, need nyo lang maglagay ng signature. Nakalagay dito yung name niya, name ng rider, name ng seller, and kung ilan yung items na na-pick-up. And kung ilan yung pending items pa na hindi pa na-pick-up ni rider. So, ayan, ini-scan nyo lang isa-isa yan. Kaya dapat talaga maayos yung pagkakalagay nyo ng waybill. Para mabilis siyang ma-scan. Kapag mali rin yung pag-pack nyo ng item, or kapag hindi na-scan yung item, ibabalik din siya ulit sa inyo. Dapat iwasan natin yung pagbabalik kasi hassle din siya sa mga riders. So, ayan, pinaprocess niya na. After nun, ibibigay niya sa inyo yung phone. Tapos, maglalagay din kayo ng signature dyan. Pero minsan kasi yung ibang riders, hindi na nila ginagawa yan. Hindi ko alam kung bakit, baka tinatamad lang sila. Pero si kuya kasi, dalawa yung pinapapirmahan niya sa akin. So, ayan. Maglalagay ka lang ng signature mo. Para sa proof of pickup. Then, bibigyan na natin kay rider. So, ayan. Ilalagay niya na sa lalagyan niya. Ayan, ilalagay lang niya sa lalagyanan niya yung lahat ng items na na-pick up niya. And don't forget to say thank you lagi after ma-pick up yung parcels niyo. So, after niyan, tapos na. Ayan, thank you. So, ayan, ang next natin is ninja van. Sa ninja van naman, pwedeng
hindi nyo na i-provide yung waybill kasi sila na magpo-provide. Ito naman, wala kasi silang binibigay sa akin na plastic, kaya pinako muna siya sa ganyan. Nilagay ko muna sa karton, hinihintay ko lang si rider na magbigay ng plastic sa akin kapag dating niya. Pagkadating niya. So, ayun. Ito na, kukunin na ni rider yung parcel. So, ito, nagtanong ako sa kanya kung may pouch ba siya. Then, sabi niya, wala raw. Pero, pwede naman daw siya ilagay sa ibang plastic. Gaya ng plastic or pouch ng J&t Express, ng Gogo Express, or sa Shopee Xpress. Pero ako, pinili ko yung Gogo Express. So, ayan. Ipapasok ko lang siya dyan ng maayos. Ayan. Ayusin lang natin yung paglagay. Then yung, ayan na. Binigay niya rin sa akin yung, ibibigay niya rin sa akin yung ano. Ay, hindi siya na pala yung magdidikit ng sticker. Or ako pala. Ayan, binigay niya sa akin yung waybill na provided mismo ng Ninja Van. Then, dapat talaga yung seller yung magkakabit ng stickers na yan. Kasi ayun daw yung protocol nila. Yun. Then, ididikit lang din ng maayos. Tapos, ayan, ibibigay na ulit kay Ninja Van Rider. Di ko alam kung bakit lagi silang walang plastic. Di ko alam kung dati pa ba talaga yung ganyan na pwedeng ibang plastic ang ilagay. So, next naman itong Gogo Express Rider. Provided din nila yung waybill. And, ayan. Ayan yung provided waybill nila. Mas maganda lagyan nyo ng pangalan yung bawat parcel para hindi kayo malito. So, ayan. Kayo mismo yung magdidikit ng waybills. Ayan, yung isa naman. Ito ay Gogo Express. So, ayan, si Kuya mabait yan. Nagbibigay din sila ng plastics every ano, kada pupunta sila. So, ayan, thank you for watching. Bye!